Nakikinig, okay. Kasi may mga nakikinig sa atin sa radyo na hindi po nakikita itong matrix na pinapalabas po sa DZMM Teleradyo. Napaka marami yung gising at interesado alaman kung sino-sino muli yung mga pangalang nabanggit dito sa matrix. Okay, number one dito sa left, upper left portion, mm-hmm. si Dilima. Okay. Oh, ito yung matrix na dito nanggagaling ang araw, ano? Opo. Parang tool chart, di ba? Mm-hmm. Yung manager, baba, assistant manager, secretary, parang gano'n. Mm-hmm. So, dito naman ang nakalagay is Senator Dilima. And then, of course, yung isang araw papunta doon sa right portion, mm-hmm. sa upper right, si Ronnie Dayan. Ito si Ronnie Dayan, kilala mo sa pangalang Boss Dilima. Or case fixer. Talagang takot-takot yung mga tao pag pumunta doon. Ito kasi magiging, ito yung Boss Dilima. Isa, sabi nga ni Duterte kanina, isa public knowledge na matagal na palang may kaugnayan itong dalawa. So ulitin mo nga ulit, sino yung tinatawag na Boss Dilima ulit? Si Dayan. So si Dayan, si yung kanyang... Si Ronnie Dayan, kanyang dating BF. Kasi wala na sila eh. May chismis mga rito na kinumpirma rin ito ni Presidente na ang bagong boyfriend daw ni Dilima, itong si Warren Cristobal ng Caloocan. Mm-hmm. Na pamayari ito ng maraming chief dyan sa may Caloocan na yan. Mm-hmm. At naka-confirm na may anak na tatlo at may mga pictures pang pinakita si Presidente. Elrex, sandali lang ha, liwanagin natin ha. Binanggit din kanina ni Presidente Digong itong si Warren at lumalabas sa sinasabi mo na mayroong maraming chief sa Caloocan. Ito na yung bagong boyfriend niya. Pero wala naman ito sa matrix, wala naman okay. ito sa, hindi rin kinumpirma ni Presidente okay. na may kinawa ito sa drugs. But confirm niya mm-hmm. na may cognizant yung dalawa. Mm-hmm. At mayroong okay. mga anak at asawa, yun. Yes, of course, okay. mayroon din. May tatlong anak. Okay. Ate, baba naman ni, balikan natin, baba ni Dilima, okay. ito si straight down, ito si trusted ng Bucor, trusted umano na Yusik niya, mm-hmm. itong si Yusik Puti Baraan. Okay, alright. Ito yung in charge na supervisor of Bucor. Okay. And then, sa gitna, nagbibigay ng order papunta doon kay General Franklin Bucayo. Okay. Ito si Bukayo natin, natin siyang RD, Regional Director ng PRO. Tatandaan natin. Sa baba ni Yusik Tutib Baraan, itong si Provincial Rapi Baraan. I don't know kung magkapatid ba ito or kung pinsan ba itong dalawa. Mm-hmm. Sabi niya si Rapi daw, it's a loyal follower of Espino and okay. brother of Yusik Tutib. Oh, Tutib Baraan, brother para. Designated as a provincial Pangasinan provincial administrator. All right. Yon, ito ay may cognizant na rin sa isang quarry at saka mining operations ni Espino. Mm-hmm. Okay, sa kabila tayo. Sa baba naman ni Dayan, downline straight, mm-hmm. Nandito yung isang BM Raul T. Season. Mm-hmm. Di masyado napaliwanag kung sino itong si Raul Season na ito. Pero ang sabi rito, si Ronnie Dayan ay kumukobra ng kanyang monthly payola kay General Bucayo mm-hmm. through SPO1 Balitok. Alright. O PRO1, known as drug user doon sa Orbis Tondo. Yan. And wow. then, sa baba, pinakababa nila, si Congressman Amado T. Espino, former Governor Pangasinan, ngayon ay congressman na ng 5th District of Pangasinan, charged with plunder on the bail on illegal mining case involved in black mining right. or black sand mining, quarrying, and waiting. According to BM Raul Season, Governor Espino is the richest politician in northern Luzon. He has amazed unexplained wealth. Right. Ito ang nasabi sa matrix na ito. Okay. So ito yung pinakahuling pangyayari, kaganapan, na inabot ito ni President Rodney Duterte sa mga media man bago siya pumasok ng bahay at magpahinga. Yes, ito ang pinangako niya kanina. At saka tayo naman, nung pinangakuan tayo kanina ng medyo alas 11 pa ng gabi, mm-hmm. sabi niya, iabot tumami. So hindi tayo pumalas. Sabi namin, okay. hindi kami matutulog, Mr. President, hanggang mm-hmm. hindi mo ibibigay yung matrix na sinasabi mo ibibigay mo sa amin ngayon.
Alright. Maraming salamat sa maliwanag na pagpapahayag itong Matrix ngayong umaga. At tayo talaga namang bilib sa ating mga kasamang media man. At sana ay nakapagkape ka na at nakasaw-saw ng mainit na pandesal na may mantikilya ngayong umaga, Elric. Maraming salamat. Yun. Okay, maraming salamat. At yan po ang mga kabuong balita mula rito sa Davao City, Elric Ayot, nag-uulat. Maraming salamat. Yan po ang ating kasamaang si Elric Ayop, ABS-CBN Davao, Patrol ng Pilipino. Maraming salamat. We have 17 makalipas po ang alas 3 ng umaga. Maliwanag po yung kanyang pagpapaliwanag ng nabanggit na Matrix na kanilang tinanggap dyan mismo sa labas ng tahanan lamang ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Basta may nangyari, naka-report agad sa Daily ZNN Macho Patrol sa Estrella.